O ito, para sa mga mahilig kumuha ng mga picture o video. Bagamat bawat isa ay may kalayaang kumuha ng larawan at video, meron pong hangganan ng kalayaang ito. At kapag inabuso, ay maaaring maging paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Kung ano nakasaad sa batas na ito at kung ano ang kaibahan ng photo at video voyeurism. Alamin natin yan sa Legal Minds Report ni Mavel Aribe. Nilinaw ni Department of Transportation Assistant Secretary Attorney Mark Tolentino ang legal definition ng video at photo voyeurism. Ayon kay Attorney Mark, sa ilalim ng photo voyeurism ay may parusa lang kung ang ikinalat o kinuhaan ng litrato ay private part ng babae at kapag video voyeurism naman ay kung gumagawa ng sexual activity. Pag-usapan natin video voyeurism. Okay, actually dalawa yan. May tinatawag na photo and video voyeurism. May mga elemento yan para yung isang tao maging liable ng photo or video voyeurism. Ano yan? Una, malalim, taking photo. No, taking pictures or video. Pictures or video of a person doing any sexual activity or similar act. May naalala ko niya. So it means the mere fact of taking picture or video yung isang tao or group of person doing sexual activity without the consent of that person is already a crime. Ang tawag dyan is photo or video voyeurism. Pangalawa, taking or capturing an image of a person sa kanyang private part, sa likuran, sa puwetan, or breast part ng babae, hindi sa lalaki. Pag lalaki, hindi yan isama. Breast part ng babae. Private areas. Photo, voyeurism yun. But may pagkakaiba. Pag sexual activity, picture, or video. Okay. Diba? Sexual, ha? Sexual activity. But kung private part, picture lang. Para updated ka sa mga haganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at i-ring ang bell para araw-araw updated ka.